Idol Rafi, marami tayong makakasama. 200 plus po na complainant po ang dumayo dito sa TV5 ngayon. 200? Yes, Idol Rafi. At ito po ay sa pangunguna po ni Ma'am Linde Boy Milana and Maria Virginia Montero. 200 sila mahigit na nandito. Sakop na po nila yung buong action center po natin at yung basement 1 parking po ng TV5. At humihingi sila ng tulong, Idol Rafi, sa ginawang panluloko sa kanila ng isang developer. Kumuha daw po sila ng lupa dito 4 na taon na, pero wala pa rin daw pong na-turn over sa kanila. Ang hinihiling sana nila ay ma-refund na lang po, maibalik sana po yung mga pera nila. May dala po sila dito ng mga envelope, ang dami. Nakakalungkot po na balita ito. Magandang hapon po. Magandang hapon. Doctor, okay, umabot ng ganong karami. Kayong mga victim. Apo. Ano po yung kanyang modus operandi? Bakit po kayo nainganyo na magtiwala dito sa Dahong Builders kay Patricio Palma Atchas? Patricio Palma Atchas. Apo. Okay. Hulugang lupa yung sir. Yung ano namin, hinulugulugan. Paano po siya nakilala? Sa Facebook po. Ay, nako. Saka may agent po sila. Yan. Maraming po silang agent. Facebook po. Apo. So wala po talaga siyang opisina. Meron po, sir. Meron naman po. Napunta niyo po. Naghuhulog po kami monthly, sir. Kasi yun so, yung... So paano po yung, paano po na kayo nahikayat? Paano po yung, ano po yung kanyang pangako? Maganda po naman po. Tsaka pinakita naman po sa amin yung lupa. Maayos naman po. Yung una po, maganda po talaga yung ano nila sa amin. Baga, offer. Eh, ganun po talaga. Yung mga manluloko, maganda talaga. Too good to be true pa nga kuminsan. Ngayon po, nung nagka-pandemic po kasi, year 2019 po kasi namin nakuha yung lupa. Simula namin hinulugan. Opo. Ngayon po, nung nag-2020, sabi po, pandemic, 2021, hindi, wala po kasing pagbabago dun sa lupa. Pagdating po na nagpa-follow up po kami, ang sinasabi po sa amin, hintayin lang daw, may hinihintay lang daw po na papel, may mga na dumadaan po sa korte na hindi pa daw po natatapos, gawa nga daw po ng pandemic, hindi daw po na aasikaso. Pinakita po siyang lupa at sinabi niya sa lupa na yon, doon ititirik yung mga bahay po. Na ipapatayo ninyo. Apo. Magkano po yung mga bahay? Depende po sir, sa square meter. Yung 32 square meter po, 200,000 po. 200,000 po per square meter? Yung 32 square meter. 32. Okay, alam mo sa inyo po, magkano po yung nakuha? 1,250,000 idol. Oh. Kasi... Marami po iba, may 1.5. Yung sa akin po kasi yung 40 square meter, tapos yung sa mga pamangkin ko po na almost kasi yung bali yung mga na biktima halos 70% is OFW po. Okay. Na gusto po, lalo na po yung mga pamangkin ko po na nasa ibang magkano po yung pinaka standard na nahulog po. Nahulog po. Sa amin po is 3,000 monthly. Pero magkano po yung nakuha sa inyo? Malaki na po. Nasa 237 na po. Kayo po, ma. Ako po, sir. Sa amin po is nasa 1.4. Mas palaki po sa inyo. Kayo po naman, ma'am. 220, sir. Okay, si sir naman. Sa akin po, sir, 240,000. Malaking pera talaga. Yan, yun sa dulo. 316,000 po. Mahigit 1,000,000, merong hundreds yes, of thousands. Yes, sir. Idol. Bali, sa, yung saat kami, sir, na magkakamag-anak is nasa 1.3. Kasi 11 po na lupa yung hawak doon po. Ayun, makikita niyo po doon sa nanonood ngayon sa live. Ayun po yung mga complainant na puno po yung aming action center. Engineer Kevin Camacho, Enforcement Monitoring and Evaluation Section, DHSUD Region 4A. Ibig sabihin DHSUD is Department of Human Settlements and Urban Development. Magandang hapon po, Engineer Camacho, sir. Magandang hapon po, Senator. Apo, sakop niya ho ba ninyo itong problema inilapit po sa amin? Meron ho ba kayong magagawa? Kayo ho ba dapat namin kakausapin dito, Engineer Sir? Ano po, Senator, with regards po sa refund po na nabanggit po nila, ito po ay dapat po i-file sa Human Settlement Adjudication Commission. Ito rin po sa Region 4A sa Calamba. Yung regarding po, Senator, sa refund, ang tamang opisina po na may jurisdiction po dyan is yung Human Settlement Adjudication Commission. Opo. Pero wala raw po silang permit to sell and certificate of registration. Paano po nakalusot to? At umabot pa po ng daan-daan yung mga naloko.
Marami na po silang, actually, marami po silang violations po. Ito pong na-forward po sa amin. Karamihan po dito ay meron na po siyang violation. Yan nga po sa trading without license to sell. Opo, marami na siyang violation. Okay. So, since when pa po nakarating sa inyo na marami na pala itong violation, kailan po nag-umpisa? 2019, meron na pong nakarating sa amin. Ito pong Alonso Bin, Mendoza Bin. Okay. Tapos ito pong mga pandemic time, nadagdagan pa po siya. Okay. So nung makarating sa inyo 2019, this is pre-pandemic, ano po yung naging action ninyo nung lumapit sa inyo yung mga naloko na, na nagreklamo na? Ano pong naging action ng inyo pong tanggapan? Nag-investigate po kami. So yun nga po, may po kami ng certification dito po sa aming record section. At napagalaman po namin na wala po itong license to sell. Kaya so, nga po. Okay, so... Po, bawal pong magbenta ng bawal wala na. Pong license to sell. Tama. So nabigyan po namin siya ng notice of violation with cease and desist order po from further trading and collecting monthly amortization payment po. Matapos po kayo mag-issue ng cease and desist order at marami na pong naloko dahil nga po nangongolekta to ng pera para sa mga bahay-bahay na wala namang siyang karapatan na mongolekta ng pera. Kayo ho ba ay pumunta sa NBI para ilapit itong ginawa niyang pang-scam? Actually, Senator, ito pong yung pong lately na nangyari, yung sa CADG, bali, in connection na po ito sa aming GMC 01-2021. No, sir. I'm sorry, sir. I'm sorry. Okay, 2019, nakarating po sa inyo yung ginagawa niyang pang-scam. Okay? Mm-hmm. Okay, kaya nga po, after you investigated yung complaint na nakarating sa inyo, kayo po yung nag-issue ng cease and desist order, tama? Aba, aba. Okay. Now, ang gusto ko sanang malaman kung after na kayo po yung makapag-issue ng cease and desist order, kayo ho ba yung lumapit agad sa mga kinukulan, authorities tulad ng NBI, para iparating din yung sumbong ng mga nakarating sa inyo. Nang sa gayon, masampahan po na ang kaso agad itong si Patricio Atchas. Okay. By that time po, sir, Senator, wala pa po kaming, hindi pa po kami lumapit sa NBI. Ang nag-forward po actually sa amin ng complaint is the LGU po ng Bacoor. Local Government Unit po ng Bacoor City po. Kaya nga po, so nung lumapit po yung local government ng Bacoor at naimbestigahan niyo po na talagang wala siyang permit, so doon pa lang po may kaso na siya kasi wala siyang permit at nagbebenta po siya at meron na po mga complainant. Sana po, pagka-issue niyo po ng cease and desist order, sabay lapit niyo po sa NBI para yung NBI umaksyon agad na hindi na po sana nadagdagan pa yung mga biktima. Di po ba? Apa. E, ba't ninyo po ginawa? Bali nung nagka-pandemic po, di ba, nawalan po tayo ng, wala pong mga opisina that time. So recently lang po ulit nagtulputan ito pong mga projects po ni... Sir, ibig sabihin, nung pandemic ba, wala na palang NBI? Ibig sabihin, na sarado pong tanggapan ng NBI nung pandemic? Hindi ako maniniwala. Bukas po yung NBI, kahit na nagpano ng pandemic. Bali yung GMC po namin, Senator, nung 2021 lang po siya na-firmahan po eh. Yung joint memorandum circular po regarding po dito sa mga anti-illegal practitioners po, real estate practitioners. Para saan po yung GMC? Yun po yung joint memorandum circular po para po sa anti-illegal real estate practitioners. Kanina po kayo nakikipag-GMC? Dito po sir sa DILG, kasama po yung DILG, DOJ, DENR, NBI, PRC, PNP. Sir, you don't need a GMMC or a memorandum or any agreement for that matter, if a crime has been committed at mayroon po mga biktima at lumapit po sa inyo mga biktima at kayo po ang may jurisdiction para mag-issue ng cease and desist order, pwede nyo na pong lapitan ng NBI, hindi na kailangan po ng GMC, pampatagal lang ho yan. Agad-agad sabihin nyo, NBI, ito po, meron kaming mga ebidensya, magpapatunay, isa pong establishmento o isang kumpanya at pag-aari ni Patricio Atchas ng scam. At kasuhan nyo na po, ito yung kanyang opisina, ito yung kanyang pangalan, ito yung mga ebidensya, etc. And then, the NBI should have acted immediately. And then, hindi na sana nadagdagan yung mga biktima kasi magsasampa na ng kaso NBI at masasampina na ito. At nung panahon ng pandemic, tuloy-tuloy pa rin naman yung pagtatanggap ng kaso ng mga korte. Yun nga lang, naka-zoom. So, ibig sabihin, engineer, hindi niyo po ginagawa ang inyong trabaho. Kasi kung ginawa niyo lang po yung inyong trabaho ng tama, then hindi po sana nagdagdagan, hindi sana umabot by the hundreds itong mga biktima and by the millions ang naloko.